yan. O, sige. Ano ba favorite ready color mo? Ako. Ako gusto ko ng pink. Ayan na! Ayan na si Kuya Chris! Yes! Excited na kami! Excited na akong magpinta! Alright! Magpinta? Go! Eh, teka lang, wala akong dalang pintura. Pero alam mo, excited na rin ako mag-paint. Kaya, ito, may naisip ako. Pwede pa rin tayo mag-paint nang hindi gumagamit ng pintura. At di na natin kakailanganin yan, canvas na yan. Gagamit tayo ng yelo, itong asin, and food coloring. Kakaiba yan ah! Para yung ipintahan natin, malamig sa mata. At ito, hindi nyo nakakailangan ng canvas. Ito lang, napakadali. Ano magiging canvas dito? Kailangan pinong-pinong asin. At ipapahid natin or i-pour natin. Tutunaw na siya agad. Kaya absorb siguro ng yelo yung... Mas makatunaw itong... So ngayon... Asin. Gawa tayo ng... Ano gusto nyo gawin? Anong figure? Flower? Pwede. Planet. Flower? Flower, sige. Wow! So yan, binuwasan natin ng more para natin mga iba yung effect na pag ginagagan natin. Wow! Ipag-blend siya. Pakita natin sa ating mga iBilibers, oh. Wow, ang ganda! Parang nakakagutom! Bakit? Ano naaalala? Parang cake! Para ba siyang cake? Oo, na pwede may, na rin. May concept. So guys, ano masasabi niyo sa ating salt and ice art? iBilib! At room temperature, yung yellow ay nag-absorb ng init mula sa hangin sa paligid. At dahil sa init, mas nag-vibrate yung maliliit na particles in ice. Yung iba rito, makakawala saka lulutang sa ibabaw ng yellow. Meron ding ice particles na natunaw at naging tubig. Nung binuhos ang asin sa ibabaw ng yelo, yung sodium and chloride atoms nito ay nadagdag sa water molecules. Dahil hindi na ito pure water, nahirapan na itong mag-solidify at maging yelo ulit. Yung ice surface na nadaanan ng asin, mas mabilis na matutunaw. Para itong sapa na magsasanga at dadami sa ibabaw ng yelo. Dito dumaan ang mga patak ng food coloring. Ang resulta, salt and ice art, iBilib.